Hi! So, welcome back to our YouTube channel. It's me, Fleur, PTV. So, ngayon gagawa tayo ng puto leche. So, ito lang po yung mga sangkap natin, mga langga. Eggs, condensed milk, vanilla, egg white, and fresh milk, and flour, sugar, and baking powder. So, ayan na guys. I-brush lang muna natin yung ating molding. Lagyan natin siya ng butter, okay? Para hindi siya dumikit. So, actually, nagamit ko dyan is 11. Ewan ko ba saan napunta yung isa ko kasi dapat 12 yan eh. So, ayan na nga guys. Brush nyo lang lahat-lahat yung mga molding nyo. Then, mix na tayo sa ating custard, okay? Sa egg custard natin. So, ginamit ko po dyan 4 egg yolk, okay? Then, mix natin siya sa condensed milk. 3/4 na condensed milk. Then, haluan din natin siya ng vanilla. So, yan lang po yung tatlo, guys. So, actually, dahan-dahan lang na mixing, okay? Yan. So, okay guys, yung condensed milk, 3/4 cup, tsaka 4 egg yolk. Then, kayo na lang, tinantya ko na lang yung vanilla. So, mga 1 teaspoon, enough na yun. Okay? So, yan, mix lang siya natin ng mabuti para mag-blend talaga yung egg tsaka yung milk. Then, habang nagmi-mix tayo mga palangga, kailangan na po natin magpakulo ng tubig. Okay, pang steam. So, nakapakulo na po ako ng tubig. And dito na yung ating steamer. So, yan. So, lipat natin siya. So, ang ginamit ko po dyan is 1/8 na size ng cups. Yan po yung ginamit ko. So, para magiging pantay lahat. Same-same lahat yung sukat. Hindi kayo mahihirapan yung pagluto niya sabay-sabay din. So, 1/8 po yan ha, yung sa ating cup mixture, measuring cup, 1/8 cup. So, lagay mo lang siya dyan lahat-lahat. Ayan, then, i-steam natin siya ng mga 8 minutes. Okay, depende lang din sa ano nyo ha. Depende sa, huwag masyadong mataas yung apoy nung pag-steam natin mga palangga. So, mga 8 minutes lang yan. Pwede natin siya i-steam. Saglit. So, pwede din kayo gumamit kung wala kayong parang ganyan gaya sa ginamit ko na steamer. Yung para siyang ano yun, bamboo. So, pwede naman yung normal, yung aluminum ganun. So, ayan na guys. Medyo mababa na yung apoy. Kailangan natin. Okay? Then, habang nagpapa-ano tayo doon, nag-steam tayo ng custard, mix na natin yung ating puto. Okay? So, sa puto, guys, andyan yung 2 egg whites, 1/2 cup fresh milk, 1/2 cup flour, and 1/2 cup sugar, and 1/2 teaspoon baking powder. Pero, actually, ang ginamit ko, dinobol ko siya. Ginawa ko siyang 1 teaspoon kasi minsan hindi siya umaalsa masyado. So, ginawa ko siyang 1 teaspoon. Okay? So, mix na lang din ulit natin yung mga ingredients. Ganyan lang siya. So, yung puto na mixture, guys, halo-haloin lang din natin. So, actually, sabi nga, one direction lang dapat paggamit para talaga yung puto mo hindi siya babagsak. Ayan. So, habang nagpanong saglitan lang yan, guys, so, habang nagpapa-steam tayo doon ng ilang minutes, okay? 8 minutes, pero minsan kasi 7 to 5, okay na yun eh. Pero depende lang yun sa ano yung guys, sa mga tapos yung apoy na inon yun. Pero yung tamang-tama lang, dapat. So, ayan na, guys. So, antayin natin hanggang magiging ano talaga siya, smooth, yung ating puto mixtures. So, ayan na, guys. So, after nyan, guys, ihanda nyo yung, syempre, yung ating mga lagayan mamaya, okay? Habang kayo'y nag-mix dyan. Ayan. So, dahan-dahan lang, ha? So, masarap talaga siya, guys. Lalo na pag kinabukasan mo pa siya kainin na fridge, nalagay mo siya sa ref. Ayan. Super. As in. Tsaka perfect yan sa darating na mga Pasko. Di kasi malapit na magpasko, guys. So, pwede nyo siyang isama sa inyong mga mino sa Pasko, okay? Napakadali lang po. Tsaka napaka-simple lang gawin. Then, at the same time po, marami po kayong magagawa sa isang napaka- naman mahal yung ano niya, ingredients. So, gatas lang naman, egg. Then, makakapuna kayo lang. Sa akin is 11 pieces yung ganito mixtures. Okay? So, i-add nyo na lang. So, yan, after na natin na-steam yung egg custard, ayan, ihalo na natin yun
So, ginamit ko dyan 1/4 cup. So, para sabay-sabay. So, same lang din yung sukat, same na yung para pantay yung pag-aalsa. So, ginamitin ko siya ng 1/4 cup. So, kayo na po bala. Depende kung ano yung molding na gagamitin nyo. So, yung ginamit ko dito yung ano yung plastic. Ano ba yung pang rubber? Yun. So, mas maganda ito. At saka madali siyang matanggal din. Madali rin siyang hugas. Okay. So, ayan. Steam natin siya ulit ng mga 7 minutes to 10 minutes. Pero, huwag nyo muna siyang ano guys, pag naka-steam siya, huwag nyo siya masyadong i-open-open. Okay? Para hindi yun mag-ano sa aksa. So, ayan na nga guys, yung ating puto leche. So, ayan guys, dahan-dahan lang. Then, lipat na sa ating plate. Okay? Serving plate natin. So, ayan na nga guys. So, 11 lahat yung nagawa ko dyan sa ingredients na ito. Ayan. So, dahan-dahanin nyo lang yung apoy para hindi siya masyadong mag-crack. Kasi kanina medyo na lakasan ko yung apoy. Kasi sabi ko baka may pumalpa. So, nalakasan ko konti. So, dapat ano lang ha, dandan. So, ayan na!